Magandang araw, kabayan. Actually, it's my first time to cook bofis. Na-surprise nga ako sa lasa, kaya sabi ko bakit hindi ko i-share sa inyo. Bago nga tayo magsimula ay shoutout kay Miss Marife Calambaro Sales, Miss Emelia Suwaso Limbaga na palaging nagsishare ng mga video natin, at ang nanalo last time si Mr. Arnolfo Feliciano, at syempre kay Miss Myra Panlaki na nagbigay ng magandang rate sa ating page, at ang ating top fan of the week ay si Bonnie Dalina. Thank you everyone! At ngayon ay simula natin sa bawang, mga lords. Siguro naman alam nyo na mahilig kong tinutusta yung bawang bago ko ilagay ang sibuyas. Pero syempre kailangan kong madaliin to, baka mapagalitan ako ni Mrs. at gutom na. At agad na nga natin isabay ang luya. Pagkatapos na lamang nito, tsaka natin ilagay yung sibuyas. Dahil mas gusto kong kumatas at lumasa ang luya bago natin ilagay ang mga sibuyas. Ang gulo, no? Ang guluhan din ako eh. Kapag namula na ang ating bawang at luya, ay isunod na natin ang sibuyas. Hayaan nating mag-caramelize ng konti, mga lords. At maglalagay po ako ng laurel leaves, at pagkatapos ay ilalagay ko na ang mga baga ng baka. Make sure lang na nahahalo natin sila ng maayos, mga lords, nang mag-incorporate lahat ng lasa or ingredients na iniligay natin sa ating bofis. Lalong-lalo na kung naka-high heat tayo, mga lords, importante yung every 2 minutes ay hinahalo natin nang hindi tayo masunugan sa ilalim. Siyempre dahil mahirap ng masunugan, papait ito, lagot ka kay misis. At sa ibang pampalasa, siyempre lagyan na po natin ang asin. At dahil dark soy sauce po ang gamit ko, ay kaunti lamang ilalagay natin para kumulay lang siya ng bahagya, mga lords. Depende po sa gusto nyong alat, ay pwede tayo magdagdag ng patis. At pwede na rin natin ilagay ang ating paminta. Depende po sa dami na gusto ninyo. Kung gusto nyo mas maanghang sa paminta, ay damihan nyo. Bahala kayo sa buhay. Actually, naglalagay din ako ng garlic powder. Nagbibigay din kasi ito ng masarap na lasa, mga lords. At syempre, dating gawi, halo, halo, halo. Paulit-ulit lang yan, mga lords, parang ex nyo. Pero pinapatawad nyo pa rin. At this point ay pwede na tayo maglagay ng anato powder or achuete powder, mga lodi. Tansya ko ay mga nasa isang kutsarita lang to, mga lods. Kaunti lang. At naglalagay din pala ako ng 2 beef cubes dahil naglalagay pa tayo ng tubig dito at suka. Pampalambot, pamparami. At nang lalong sumarap ang luto natin para sa mga matatakaw kong anak. Next time na magpo-post ako dito ng trabaho, wanted ex, ang trabaho, tagahalo. Total, yan naman ang gusto nila, yung paulit-ulit, diba? At maglalagay tayo ng 2 basong tubig nang makasiguro tayong lumambot at hindi rin manikit sa ilalim, mga lods. At matapos nga nating halu-haluin ay hayaan lamang ito ng mga hanggang 5 minuto. At after 5 minutes ay pwede na nga natin itong lagyan ng suka, mga lods. Paalala lang, pag naglagay tayo ng suka ay hintayin muna natin itong mangamoy or maluto ng husto yung suka bago natin halu-haluin. At promise, maaamoy niyo yan, mga lods, dahil magkaiba ang amoy ng sukang hilaw at sukang luto. Usually ang amoy ng sukang hilaw ay mauubo ka dahil sa tapang ito. Mabango naman sa pangamoy kapag luto na yung suka, mga lods. At after nga naluto ang suka ay sunod na natin ang mga carrots. At halu-haluin lang ng mabuti para pantay ang luto, mga lodi.
At pwede nga kayo magdagdag ng tubig mga lods kapag natutuyuan na yung buhis nyo, walang problema yan. At after 5 to 8 minutes mga lods, ay check nyo kung malambot na yung carrots nyo. Nagdagdag nga pala ako ng 2 kutsarang asukal dito mga lods dahil gusto ng mga bata ay medyo matamis. At sa puntong ito ay luto na ang ating buhis mga lods. Kain na na tayo. Pero syempre, tikman muna natin. Mahirap nang mapagalitan, di ba mga lods? Baka mapauwi ako ng maaga sa Pilipinas eh. Well, sa totoo lang, malungkot ako dito mga lods. Dahil kapag may shoot kami, ay hindi nagkakasya yung botones ko. Kaya sa tagpong ito, ay diet-diet ako. Kaya medyo malungkot ako dahil gusto kong kumain ng marami talaga mga lods. Lalo na nung natikman ko lods, nasurpresa ako sa lasa kaya halos mangyayak-ngyayak ako at di ako makakain ng marami. Sana ay may natutunan po kayo sa maikli nating video. Kung mayroon man ay huwag po sana kalimutang mag-subscribe, follow, like, comment, and share. Salamat! Ingat mga kanguso!